Yo mga idol, kamusta po kayo? Kung bago po kayo sa channel ko, maaari mo bang i-subscribe at click ang bell para updated po kayo sa mga upload kong video. Sa video na ito, makikita natin kung paano maglaro si Stanley Pringle. Kung isa ka sa tagahanga niya or fan ka ng Ginebra, matatapos mo itong video mga idol. Umpisa natin sa laban ng Blackwater. Tignan nyo ito mga idol, didikitin siya ng kabantay niya tapos mag-set ng screen si Kaperal. Then tatakbo siya pa kanan, sabay bigla siyang hinto, sabay step back. Panoon din natin ng slow-mo. Alam ni Pringle kung paano niya diskartehan, makatira si Tolentino ng 3 point. Ito mga idol, siya naman ang mag-set ng screen para makatira ng 3 si Tolentino. Kung alam mo sa sarili mo kaya ng katawan mo kontrolin ang ganitong move, siguradong easy na lang sa'yo ang mga ganito. Nag-stop and pop siya dito mga idol. Nakita agad ni Pringle na paatras ang kabantay niya, kaya tinirahan niya agad dito ng harap-harapan sa 3-point area. Sabi nga nila huwag ka maging buwakaw kahit gaano ka pa kagaling. Tingnan natin ito. Nag-crossover siya dito at magpe-penetrate dapat pero hinarangan agad siya. Kaya nung makita niyo si Defense na open sa 3 point, sa kanya pinasaan ito. Basta point guard, maraming mata at madiskarte. Sa tingin ko mga idol, pumasok agad sa isip ni Pringle, aatake siya papunta dito para sundan siya ng dalawang ito at para si Kaperal ay makatira sa 3-point line. Inulit na naman niya mga idol ganitong klaseng play. Kapag ikaw nagbantay sa kanya, huwag ka maglalagay ng malaking separation dahil hindi siya madadalawang isip na tirahan ka ng 3-point shot sa harapan mo. Kung isa kang ball handler, dapat mataas ang IQ mo. Sa ganitong play, hindi na din bago kay Pringle itong old version na pick and roll, pero effective pa din ito sa kalamihan. Ipapasa niya kay Japet hindi dahil naka-post up siya. Ipapasa niya ito tapos tumakbo siya sa right corner tapos susundan siya ng dalawang Meralco at sabay ibabalik niya ang bola kay Japet. Dito mga idol, kung ikaw ang magbabantay sa kanya, hindi mo alam kung saan siya pupunta, sa right or sa left. Pero dito, nag-penetrate siya sa left side kasi sa tingin ko mga idol, naisip ni Pringle at nakita niya na kung mag-entry siya dito, kaya niyang i-drop pass kay Japet. Ito na mga idol, nag-entry siya dito at biglang nag-prevent sa kanya ang dalawang player na Meralco. Sa tingin ko mga idol, sinadya niya talagang salaksakin sa corner na to para malibre si Japet at makakuha ng easy 2 points. Sa clip na to, tamang hinala ang dalawang ito. Pagmasdan nyo mga idol, nag pick and roll dito si Kaperal at Pringle sa 3-point line area. Sa possession na ito mga idol, naharap si Pringle sa double team. Alam nyo mga idol, kapag kumagat ka sa play na ito, matig na malilibre ang isa. Malas na lang nila si Kaperal ang talibre, familiar range pa niya sa 3-point area. Hanggang dito na lang po tayo mga idol. Sana'y nag-enjoy po kayo sa nagawa nating video ngayon. Kung isa ka sa fan ng Ginebra, huwag nyo po kalimutan mag-like, mag-subscribe at click ang bell para updated po kayo sa mga videos ko. Maraming salamat po sa inyo mga idol. This is JP Reyosa. Palagi nyo pong pakakatandaan. Mag-ingat po tayong lahat and God bless.